What's up mga kabutingting? This is Jamyag once again and welcome po kayo dito sa ating munting channel, Jamyag TV. Bago tayo magpatuloy mga kabutingting, nais kong pasalamatan yung mga lahat ng mga nag-subscribe dito sa aking munting channel, Jamyag TV. Madalas ko pong sinasabi ito dito sa aking munting channel na huwag nyo na po akong isubscribe mga kabutingting. Opo. Kahit hindi nyo na po ako i-subscribe mga kabutingting kung napilitan lang po kayo. Kung sinubscribe mo ako dahil nagugustuhan mo itong aking munting channel, may natututunan ka dito sa aking munting channel, maraming salamat po sa iyo, Lods Kabutingting. Hindi na po natin patatagalin at ano nga ba yung pag-uusapan natin ngayon? Okay? Usapang module pa rin ho tayo mga kabutingting. So may nagawa na po akong video about module. Kung hindi mo pa napanood yung video na yan at saka yung video na yan, lalagay ko na lang yung link sa description ng video ito. Okay? Bago tayo magpatuloy, ano nga ba itong module na sinasabi ko? Kung hindi mo pa alam itong module na sinasabi ko, ito yung kung tawagin nila sa part ng Visayas o Cebu, ito yung hamong-hamong. Ito ay yung nilalagay nila sa kanilang additional na equipment para o processor, ganun na lang. Additional na ikinakabit nila sa kanilang sounds para pambattle at pampalakas daw ng bass o yung kalabog. Okay? Okay, so magpapatuloy na tayo mga kabutingting. Nakita ko kasi yung mga ginagawa nilang module sa part ng Bisaya, Maganda naman yung pagkagawa. So instead na ilagay mo sa ganitong casing, bakit hindi na lang natin gawing simple at madaling gawin? At yun yung ituturo ko sa inyo ngayon, mga kabutingting. Okay? Kung ready ka na, ready ko na ding ipakita itong ginawa kong module, na simple lang. Ito siya, Ayan. So, jaran! Okay? Female XLR connector and male XLR connector with built-in module. Diba? Kahit mag-search kayo sa YouTube sa lahat ng mga gumagawa ng module, ako lang po ang may ganito, Yan, Bakit mo papahihirapan yung sarili mo kung pwede mo namang iganito yung XLR connector mo, okay? Para malaman mo mga kabutingting kung paano ko ginawa ito, okay? Mainam na tapusin mo tong video ang ipapakita ko, okay? So, ito siya, Ito yung diagram ng low-pass filter o tinatawag nating module. Dalawa lang ang components niya, mga kabutingting. Isang resistor at saka isang capacitor. Okay. So, ito yung input at ito yung out. Okay? Ito yung pupunta sa my mixer. Itong out, pupunta naman sa iba pang processor. Okay? Kung gagawin natin ito sa actual, mga kabutingting, ito na siya. Diba? Simple lang. Diba? So, ito na yung nilalagay nila doon sa ginagawa nilang module. Ito yung input mo at ito yung out. Katulad niyan, So in, out. Okay? So simple lang, 'di ba? So ganito lang mga kabutingting yung diagram o yung actual nung module na sinasabi nila, Itong resistor at saka capacitor para magmumukhang maganda at para magmumukhang module, ilalagay ko dito sa loob nito. Ito ay galing sa pentel pen na ganito. Basta bahala na kayo kung ano nyo diskartehan, Pero sa akin ngayon, ang naisip ko ay ilalagay ko dito. Okay? Papakita ko na lang mamaya kung ano yung resulta, nung gagawin kong simpleng module. Okay? Kung ano man yung nakikita ninyo na module na ganito ang itsura, Yung mga commercial nila doon sa Cebu, yung mga binebenta nilang module na halos ganito ang style, Ang loob nun ay ganito. Ito lang ang karga nun. Wala nang iba. Resistor,
at saka capacitor instead na ilagay ko dito na ganito. So gagawin ko na lang into simplest form ano, parang mathematics lang ano. So standby at panoorin ninyo. Okay, so ito na oh. Gusto nyong gumawa ng module, yung XLR connector ninyo, pwede nyo nang putulin at ikabit nyo ng ganito. Kung mag-DIY po kayo ng XLR, so meron siyang tatlong pin. Kung titignan ninyo yung pin, hindi lang kasi makikita, pero meron siyang 1, 2, and 3. Parang ganito siya, oh. Kung titignan ninyo yung XLR, halimbawa ito yung XLR, ano, meron siyang 1, 3, and 2. Makikita nyo yung blue pinag-jumper kung ganon. Pinagdikit ko na ito, oh. One entry, nagkadikit na. Tapos ito na yung tinatawag nating positive. Ito na rin yung magiging ground. So, bali, ito na po yung finished product natin, mga kabutingting, ano. And ito yung module natin, oh. Yun, oh. Ito na siya, mga kabutingting. Yung part na to, itong part na to, itong part na to, ayun, indication ng input. So ayun lamang yung may babahagi ko sa inyo, mga kabutingting, ano, at sana kahit papaano ako ay nakapagbigay sa inyo ng kaunting kaalaman kung paano gawing simple yung module, ano. Ngayon kung gusto niyo magpagawa ng ganito, pwede niyo akong sundan sa aking Facebook page, Jamyag TV. Opo, ayan. So pwede po kayong mag-comment doon at usap po tayo doon kung gusto niyo magpagawa ng ganitong module, oh. Ayan, oh, di ba? Ayan. So, dito nyo lang makikita sa channel ni Jamyag yung klase ng ganitong module, ano. Kung may mapapanood kayo sa ibang channel na ganito ang style, so alam nyo na, ako ang pasimuno. Hindi, wow. Ako ang original. So, yun lang naman yung pwede kong maipagyabang ngayon, mga kabutingting, ano, okay? So much for that, mga kabutingting, and maraming salamat sa pagsama nyo sa akin. Kita-kits muli tayo sa aking susunod pang mga video. Ito po muli ang inyong kabutingting nagsasabing lagi po sana tayong mag-iingat. Maraming salamat. God bless. Babus!